Magkakasamang nakinabang ang volunteers and communicators sa isinagawang Digital Media Missionary Seminar sa Southern Luzon Mission. Sa panguna ng Adventist World Radio Center for Digital Evangelism, ang mga nagsidalo ay nagkaroon ng mga bagong kaalaman kung paanong mas magiging epektibong tagapagdala ng mabuting balita sa kasalukuyang panahon sa pamamagitan ng digital media. Ang Balitang May Pag-asa, hatid ni James Matthew Burse. Isang mission-wide digital missionary seminar ang sinagawa dito sa Southern Luzon Mission. Narito ang aking ulat. Nilahokan ng mga media volunteers at communicators ang seminar na pinangunahan ng grupo mula sa Adventist World Radio Center for Digital Evangelism or AWR-CDE. Layunin ng seminar na ibahagi ang mga simpleng mga kaparaanan upang maging epektibong digital missionaries. By a simple click, you can be a digital missionary. Anong ibig ko sabihin simple click? Ibig ko sabihin doon, you can share the videos being done dito sa SLM, Southern Luzon Mission, yung sa Hope Channel natin, yung AWR pages natin. We can share that. We can pray for 5 of our friends online and share that. Ano pa? If you know how to sing, you know how to pray, you know to share something, record it. Kung ayaw mo ma-post again sa social media mo, isend mo sa kaibigan mo. Dito nakaangkla ang mga topikong tinalakay ng mga tagapagsalita. Isa nga rito ay kung paano maging responsable sa paggamit ng ating social media accounts. So sa lecture na Responsible Christianity, ine-educate ang bawat individuals na mas maging responsible sa digital world. Kahit na may mga trendings, so hindi ibig sabihin nun na gumagamit tayo ng social media para makisabay sa kanila, kundi maging opportunity to para mas mapakilala pa natin ang ating Panginoon. Sa 6 na lektura na binahagi, aktibong nakinig at nakilahok ang mga delegado. Isa rito si Irish Howe na ginagamit ang social media sa pamamagitan ng mga reels at videos. So ngayon po, ginagamit ko po ang Facebook account ko para ma-reach po ang mga friends ko na nandoon. Sa kasalukuyan, meron po akong 4.6 friends, online friends, and hopefully sa mga ginagawa ko pong reels and videos, marami po akong maabot. And naparating sa kanila, yung mabuting balita. Ginagamit naman ni Vanja Shakirab ang kanyang talentong lumikha ng orihinal na makanta upang makapagbigay ng pag-asa. Isa pong opportunity yung magamit tayo ng Panginoon, lalong-lalo na po sa paggawa ng mga music video, composition. Isang pagpapasalamat sa ating Panginoon itong opportunity na to at talento na ginagamit tayo sa mga ministry. Dahil sa ginawang pagtitipon ng mga digital missionaries, mas napaigting ang alikain ng bawat isa na magpagamit sa gawain ng Diyos. Ang direction ng Center for Digital Evangelism is really to make sure na yung mga comments, yung mga prayer requests, yung mga questions ay masagot. Hindi sila maiwan ng walang nangyayari. Ang direksyon natin ay hindi lang makilala ang Communication Department ng Southern Luzon Mission, kundi makilala ang Panginoon sa pamagitan ng paglilingkod ng mga kapatid sa digital platform. SLM Digital Missionary Seminar, I will go! Tunay nga na napakarami pang tao ang kailangan bigyan ng mensahe sa digital world. Kaya hangad ng bawat isa na nagsipagdalo na maging kabahagi at maging digital missionaries. Mula dito sa Southern Luzon Mission, James Matthew Burse na nagbabalita para sa Hope Today, NPUC News.